Hi guys! Welcome back to our channel. Please subscribe if you are new here. Dun sa mga nababasa kong post patungkol kay Ms. Gia Magno at yung mga videos, nababasa ko yung mga comments at ang sinasabi nga nila ay may problema nga mentally si Ms. Gia Magno. So siya ba ay psychopath or sycophant? Tignan natin. Pag sinabing psychopath, mental disorder. Yun yung pumapasok sa atin, sa isip natin agad. Psycho. At dahil dun sa state ng kanyang pag-iisip, ay nagkakaroon siya ng aggressive at violent na social behavior. Bakit ko nasabing violent social behavior? Kasi yung mga pinagsasabi niya online ay hindi naman gawain ng isang normal. Yung pag-despise at pag... insulto niya sa mga may opinion about the government. Opinion lang. Okay? Hindi talagang kalaban ng gobyerno. So, para sa akin, posible nga na kaya sinasabi nila ay dahil dun sa nakikita nila online. Ano naman yung salitang sycophant? Pareho actually silang nouns. Alright? Pero pag sinabing sycophant, ito yung mga tao na sobrang obedient. Masunurin. Okay? Actually, excessive na yung kanilang pagiging obedient sa mga importanteng tao. Bakit? Ba't nila ginagawa yun? Because they want something in return. Ganun yung sycophant. Okay? Parehong noun. Hindi siya, or yung mga sycophant na tao ay hindi naman may mental problem. Iba naman yun. Pero para sa akin, yung sycophant ay yun ata yung madalas nating term na mga Filipinos na tinatawag nilang sip-sip. S-I-P-S-I-P. Pero pag dinefine mo or nilagyan mo ng meaning yung acronym na S-I-P-S-I-P, ito yung natatandaan ko. Some insecure people seeking for immediate position. Sip-sip. So, alin nga ba dun sa dalawa si Ms. Gia Magno? Psychopath or sycophant? Or pwede rin namang psychopath na sycophant. You all have a good day. I hope you learned the words psychopath and sycophant today. Have a good day.